Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. Yan, hello po mga Kasami TV, at mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Muli po, nagbabalik muli tayo dito sa ating YouTube channel para sa panibagong update, latest update natin dito sa Dolomite Beach. Uy, sorry. Grabe no, may dumating na naman na bago. Ito na yung pinakabago at pinakalatest talaga na update natin dito sa Dolomite Beach. Isang barko na naman na dumating na white sand no, ang Dolomite sand. Bali dalawa pala, yung isa nandito ba sa kalagitnaan nito. Yan, talagang tuloy-tuloy po yung rehabilitation. Ito na yung phase 2 no, yung pinakahihintay natin, yung sinasabi nila hindi matapos-tapos na proyekto hanggang kailan na matapos yan, sabi ganun no. Pero ito na nga, makita naman natin yung ginagawa dito sa ano, sa Manila Bay, dito sa Dolomite Beach natin, tuloy-tuloy. Ito mababaw na to, tong part na to. Bali, syempre hanggang dito na lang siguro yung lalagyan ulit. Kung kinakatayuan natin tong part na to, ito yung lalagyan po ng Dolomite sand. Ayan, o Dolomite boulders. Dumating na para sa ikalawang bahagi po ng Dolomite Beach. So, bawal po lumapit. Hanggang dito lang po yung ano natin, no? Grabe. Tapos ito dito may update po tayo, nagtatay sila na ano to tawag dito, yung tolda na puti. Yan kasi po yung paglalatagan po ng white sand o Dolomite sand no, artificial white sand. Ayan, ito makikita natin dito sa ginagawa, itong binubuhos po na Dolomite. Ayan, may puti siya doon. Mamaya, lapit tayo doon para makita nyo. Ayan po, ayan. Sa mga supporters po ng Dolomite Beach, ito na yung pinaka-latest update natin na sinasabi nila hindi matapos-tapos kasi yung mga kontra sa Dolomite Beach na artificial. Grabe. Ang ganda oh. Kitang-kita yung kalinisan talaga at pagbabago. Lalaki ng ano, ng alon, ng hangya bagat. Although may nakikita pa rin po tayo ng mga styro, ayan, yung mga napapadpad. Hindi naman talaga maiwasan 'yan eh. Lahat naman ng dalampasigan o lahat ng beach may ganyan talaga. Kahit nga sa ano, sa Boracay, hindi talaga mawawala yung mga ganyan. Lumalaki yung alon eh, no? Ayan. Ang sarap maligo dito pagkatapos. Pero yun no, huwag po natin kalimutan no, please click the notification button sa baba and then wag po nga natin kalimutan i-share ang ating video ngayon para malaman po ng lahat talaga na maayos na po ang Dolomite Beach. At hindi naman po sayang na sinasabi nila, sinasabi daw ng isang kritisismo, mga kritiko. Ayan, alam nyo na kung sino yun nagsasabi na sayang. Wag na nating ano, banggitin yung pangalan. Paano naman naging sayang itong beach na ginagawa dito sa Manila Bay kung mapapakinabangan naman ng lahat? Tingnan nyo naman po. Dati po, wala pong ganito na makikita kayo. Ayan. Wala naman po ganito. Ang nakatambak po dito, puro burak. Mabahong ano, talagang burak. Tapos sobrang daming basura.
Daging ano, basurahan po ang Manila de Bay Mola dito. Punong-puno po dyan sa may seawall na yan sa gilid. Hindi po tayo nakakapunta noon, pero hindi nyo akalain, no? Hindi natin akalain na magkakaroon ng ganito itong Manila de Bay, magkakaroon ng beach katulad nito, no? Ito talaga yung pinakaabang-abang ng marami. Syempre pati tayo, sa tagal natin dito sa Metro Manila, ang pagkakaalam natin ang Manila de Bay ay seawall lang siya, harang lang, simentong nakaharang lang at malalaking bato, parang sa Mall of Asia na bagong-bago ngayon. Parang nakikita natin mga bricks water diyan, oh, sa mga nabuo diyan, sa mga pier, sa Manila Yachts Club. Ganun lang dati, 'di ba? Hindi ka makakapunta talaga sa tubig ng dagat, hindi mo madadampian. Ngayon, tignan nyo, hindi lang po nilagyan ng white sand, hindi lang po nilagyan ng buhangin, kundi nalinis po ang tubig dagat ng Manila de Bay. Naging malinis, naging maayos, at talaga naman lahat ginawa ng paraan para maging malinis itong Manila de Bay. Yan, makikita nun naman po yung resulta, no? Ito po yung resulta po ng pagbabago, ng rehabilitation. Kung hindi pa siguro pinagawa to ng, sabi nga, ng palamurang presidente natin, hindi magiging ganito po ang Manila de Bay. Kaya kahit man ako, saludo ako kay Tatay Digong. Siya ang nakapagpabago ng ano, ng Manila de Bay sa dekada at napakaraming taon na lumipas, tumanda na ang lahat-lahat, namatay na ngayon mga una. Ngayon hanggang sa nagkakaapo, sa next generation, hanggang hindi na nila naabutan na nagkaroon ng ganito, no? Pero ngayon, may pagmamalaki na sa mga susunod na henerasyon. Tsaka, tingnan na lang natin. Hindi naman po basta-basta mawawala to. Ito talaga yung maiiwan, no? Talagang na history ng ano, ng Metro Manila na nagkaroon ng ganito. History po ng Administrasyong Duterte. Ayan, talagang napakaganda. Maraming nagawa, sobrang daming nagawa si ano, Tatay Digong. Syempre, hindi naman mawawala talaga ang mga kritisismo. Hindi naman mawawala yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya asahan natin lahat po ng mga bagay na ganyan. Wala, hindi na ako magsasalita. So yun po mga Kasami TV, ito yung pinakalatest update natin. Tuloy-tuloy po rin yung ginagawa, mga ginagawa dito sa rehabilitation ng beach nourishment ng Manila de Bay. Ayan, maraming salamat. Thank you and God bless po sa atin lahat. Ayan, huwag mo nyong kalimutan, no, ha? Please click the notification button sa baba para ma-update kayo everyday. Maraming salamat po. Ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daan ng madilim. Nagtaas ang nagusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung ano pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan.